Yung mga ano, yung mga best photogenic na ano. Smile! Sorry for not joining conversations mainly sa FB and acting as if may sarili kaming mundo. Nababasa ko naman yung thread of conversations and somehow talagang pag binabasa ko yung exchanges, how fun it is, it's reminiscent of how it used to be, di ba? Ang saya-saya, which is really, really nakakaingit. So, what's with me? Bakit ba hindi ako nakaka-join? Well, eto po yung maiksi. I hope maiksing explanation. Yay! Galit! Malamang. So, actually, we started. Ang mga original sa Bible study dito, natira lang dalawa eh. Dadalawa na lang talaga. All the rest. At tatlo. All the rest ay wala na. Nakapunta na sa kung saan, hindi ko alam. Anyway, isang malaking pagpapasalamat na tayo ay nakarating, nakatungtong na tayo sa isang taon na pag-alaala sa mga ginagawa ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa ating buhay dito sa Dawa. Magkakasama. Chef? HRM ba siya? Narami ka lang sa front desk siya. Kung siya nag-ghosting siya. Lahata na. Let's start. Good afternoon. This is Carrie Satalaga and I'm here in the house and also the church of one of my friends, oldest friends talaga. Siguro kung may masasabi ako na place that I've come to like grow in the life of Christ. It's in the Alliance Christian Fellowship. It was formerly located beside the City Hall where I'm working right now. And I'm with the pastor na kauna-unahan ko siya, bali naging close the pastor. Lots of paperwork and courtesy calls to be able to revalidate my credentials na ita-turn over ko sa national offices where I sought help in consolidating them. Finally, masasagot na ang aking itinatanong dati hanggang ngayon. With my credentials and sort of accomplishments, why oh why hindi ako makabalik sa dati kong profesyon? It's a resounding yes. May katugunan na po ang aking makatotohanang pagtatanong at paglalahad ng pagkakakilanlan. Quezon National High School is a public science high school at Barangay Iyang, Lucena City. With more than 11,000 enrollees from first year to fourth year, placing it as the second most populated school in the country. It is a well-renowned secondary school in the region since it has produced successful and famous personalities like Mau Marcelo, the first ever Philippine idol, Paz Marquez Benitez, Fernando Sanga, aka Dindo Sanga, Dindo Amparo. At pagkatapos ng prosesong iyan, I can break down yung mga posts na hindi maintindihan ng aking mga pinsan kung ano ba nga ang aking pinaglalagay doon dati na ngayon ay hindi na masyado done that, been there, done that, and they have served their purpose. Kasi po, supported na ng papers and official documents ang mga details na isi-share ko ngayon na dati hindi, no, masyadong technical, ang hirap intindihin. Ngayon, pwede ko na po siya talagang sa maiksing pangungusap, pwede ko na ipaliwanag. At ang isa pa, kung ilalahad ko, grabe, hindi ka ba nipaniwala? Kasi naman po, it's a dream come true for me. So even I have a hard time telling myself that this is the this has finally happened. Answered prayers. Madam Paz Marquez Benitez,
Mr. Fernando Sanga, a.k.a. Dindo Amparo, who is now the ABS-CBN Middle East News Bureau Chief, Joseph Morong, a reporter at GMA7, Jenny Miller, whose real name is Jennifer Rances, and of course, the cast and crew of this production are hoping to stand in line among these distinguished alumni so that our alma mater can also be proud of us. We now know it as Quezon National High School. The earlier batches have known it as Quezon Provincial High School, but many of us do not know that what the first name had been of this school, which was founded by Thomasite educators, American teachers who came here and exposed us the English language, and which the legacy of the education at Quezon National High School have built upon. Now, the first, some of these teachers were Hazel Wood, Grace Holy, Charlie Anderson, Russell Taylor. The school was founded, you know, Tayabas High School was founded in October 1902. Strung me along for far too long, cause I never gave up the fight. Until now, it's gonna hit you hard till you see stars. It's gonna put you through a world of hurt. Oh, I don't believe in getting even, but getting what you deserve. Sa mga pahawin dito sa SM Lucena, magandang hapon. Ngayon ay araw ng Friday afternoon. Ladies and gentlemen, it's December 5, year 2008. Friday afternoon, live from the third floor of Event Center of SM Lucena. Once again, we'd like to welcome you, finals, Manila Amatibay! Initiated by board member Romano C. Palaga. Siya po ang pamuno ng Lucena City Amateur Boxing Federation in cooperation with Lucena City Mayor Ramon Y. Talaga Jr. And of course, City Councilor Ramil C. Palaga. And also, this was brought to you by Cabrero Smart Bean. It's already public homies. And we'd like to acknowledge Mission Labs, Computer Center, and Comics SM Lucena. Mga kaibigan, hihilingan po namin kayo na tumayong pasumatala para pinaghandaan ang ating pambansahawi ng Pilipinas. Salamat po. Maganda na po muli sa inyong lahat. Mga kaibigan, at siyempre sa ating mga panawin, maya-maya na po meron tayong mga panawin mula sa city government. Mga kaibigan, ngayon po ang finals ng Manila Matibay Inter-Barangay Boxing Tournament na pinunawa ng kanilang Pangulo, si Pangulong Board Member Romano Talaga. Siya po ang Lucena City Amateur Boxing Federation President. At ngayon po, Judge Number 1, Judge Number 1, Rudy Dimakuta. Judge Number 2, Jerry Adam. And Judge Number 3, Ramin Sotomayor. At siyempre kasama din po natin ang ating mga jury, Jeff Matamba and Jesse Makalalat. Ang ating dalawang referee, si Rodel Merano at si Alfredo Eliazar. Ang ating timer si June Nunes. At siyempre kasama din natin hindi maging kompleto papatawala ang utility Nestor Makalala.
Let's get ready to rumble! Salamat naman! Sisipan natin sa ating special. Actual celebration usually, nag-start ka na May 1. Yun ang opening ng aming Changi. But then yung Pahiyas activity, nag-start na kami ngayon ng Easter Sunday. Kasi ang Easter Sunday, we heard the addition of Lucena into another festival. So meron na kami ngayon na Water World Festival ng Lucena. Sa kung dati, pinapangarap ko lang mga kapulayan. Ngayon, with my feet firmly planted
on the ground, kaya ko na pong ipaliwanag simula una, simulan ko man sa gitna, pabalik, kahit anong direction, pwede na. Lesson learned from college days na inuna ko yung gala at kasayahan, kaya hindi ko na rin siya natapos. And then, even then, I had a choice to go back to school, but I chose rather to focus on my business, my profession, and my family. Yan ba yung nandun yung nagsara na? Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Pero di ba? Ma'am, yung company ko, ma'am, is located in Manila. In Quezon City. Oo. Sa Panay Avenue. Okay? And then, ang maganda po sa kanya, ma'am, yung concept po ng negosyo. By the way, ma'am, si Carl po. You wanna take a seat? Okay lang. And then yung concept po kasi ng negosyo, nag-originator US. Uh-huh. Existing 10 years na siya. Tapos nagdala siya dito sa Philippines sa 2010. Global na siya. Then ang maganda po sa concept ng negosyo. Napakaganda. Anong pangalan niya? Ma'am Phoenix Trading. Anong may nabinig ba ako? Ha? Ang sabi lang, this is Phoenix Trading. Hindi siya, ano, pagkapareho ba siya ng M. Goldex? Hindi na. Ang M. Goldex na matrix siya. All you need to do is to person para left and right.